para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig ng unang yugto ng kwento ko. Ngayon naman po ay itutuloy natin ang kwento ng buhay ko. Pagkatapos nga ng graduation namin ay hindi ko nakita ang anino ni Mama doon. Noon ko napatunayan na wala talaga siyang pagmamahal sa akin. Ganun pa man, inintindi ko pa rin si Mama. Siguro kako na aalala lang niya ang masamang nangyari sa kanya noon sa tuwing nakikita niya ako. Kaya buhat noon umiwas na lang ako sa kanya. Kung pwede nga lang umalis na rin ako sa bahay namin ay gagawin ko. Ang kaso, hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Pagdating ko naman sa bahay ay nakita kong natutulog si Mama sa sala. Mukhang kadarating lang din nito. Hindi ko naman na siya ginising pa. Bagkos ay iniwan ko na lang sa lamesa ang medalyang natanggap ko. Nagbihis muna ako at nagtanggal ng make-up. Ilang sandali lang ay lumabas na ako at nagtungo kila Lito. Pilit kasi nila ako doon pinapakain. At kaming tatlo na lang daw ang mag-celebrate ng aming pagtatapos. Nagpapasalamat naman ako sa mga ito dahil kahit papano ay nakaramdam ako na may pamilya pa rin ako. At syempre, higit sa lahat kay Tita Lori na kahit hindi nila ako kaano-ano, ay itinuring na rin niya akong anak. Wow! Ang dami niyo naman pong binili, Tita Lori. Wika ko dito. Para sa inyo talaga yan ni Lito, Amy. Minsan lang kaya kayo magtapos. Isa pa, hindi lang kayo basta nagtapos. May karangalan pa. Masayang sabi ni Tita Lori. Maraming salamat po ha. Sana ganyan din sa inyo si Mama. Pero alam kong imposible nang mangyari yon. Malungkot ko namang sagot dito. Oh, ayan ka na naman. Magdadrama ka na naman. Nandito naman kami ni Mama, di ba? Ituring mo na rin kaming kapamilya mo. Wika naman ni Lito. Sa sinabing yun ni Lito ay gumaan naman ang loob ko. Kahit kasi papaano, nakalimutan ko ang bigat ng bagahing daladala ko. Kahit kasi sabihin ko pa na okay lang ako, pero deep inside naman, masamang masama pa rin ang loob ko. Mabilis lumipas ang araw, hanggang sa natapos na rin ang bakasyon. Magsisimula na muli ang pasukan at panibagong pakikisama na naman ang kahaharapin ko. Samantalang si Mama naman ay hindi pa rin nagbabago sa akin. Pakiramdam ko nga ay hindi ko rin siya kasama. Tama ngang ibinibigay niya ang mga pangangailangan ko. Pero kulang naman siya sa pagmamahal sa akin. Kaya habang lumalaki ako, naiipon lang ang lahat ng hinanakit ko kay Mama, na alam kong hindi naman dapat. Mabuti na nga lang at nandyan si Lito. Siya ang nagpapasaya at nagpapagaan ng loob ko kapag malungkot ako. Nang magsimula ang pasukan ay naging maayos naman ang aking pag-aaral. Araw-araw ay magkasabay kami ni Lito pumasok at umuwi. Hanggang isang gabi, umuwi si Mama na may kasamang isang lalaki. Medyo may kaidaran na ito
at ipinakilala ni Mama ang lalaki sa akin. Amy, siya nga pala si Philip. Simula ngayon, dito na siya titira. Wika ni Mama. Hindi naman ako sumagot. Bagkos ay tiningnan ko lang ang lalaki. Siya ba ang sinasabi mong anak mo? Maganda rin pala siya ah. Sabi naman ni Philip. Ma, sige po, papasok muna ako sa kwarto ko. Paalam ko naman sa mga ito. Tumango lang naman si Mama. Narinig ko namang sinabi pa ni Philip na pwede na yung anak mo ha. Malaki kikitain mo doon. Hindi ko man maunawaan ang sinabi niyo ni Philip. Nakita ko namang walang reaksyon si Mama sa sinabing yon ng boyfriend niya. Pagkatapos nga ng tagpo naming yon ay sa amin na tumira si Philip. Hindi ko naman ito nakikitang nagtatrabaho dahil sa araw-araw ay palagi lang siyang nasa bahay. Umaalis lang ito kung susunduin at iahatid niya si Mama sa pinagtatrabahuhan niya. Nagtataka naman ako kung bakit nagustuhan ito ni Mama. Ganun pa man, hindi ko naman maitanong yon kay Mama dahil sa hindi nga kami nag-uusap nito. Nalaman naman nila Tita Lori at Lito ang tungkol kay Philip. Payo naman sa akin ni Tita na wag daw akong mag-i-stay sa bahay kapag kaming dalawa lang ni Philip. Iba na daw kasi ang panahon ngayon. Kaya sabi pa ni Tita na mas mainam daw kung sa kanila na lang ako matulog. Gustuhin ko man ang sinabi ni Tita na yon, hindi ko naman magawang iwanan si Mama. Naisip ko kasi na ako na lang ang tanging pamilya niya. Nagdaan ang linggo hanggang sa maging buwan. Patuloy pa rin si Philip na nakatira sa bahay namin. Minsan, napapansin ko itong patingin-tingin sa akin, lalo pa't kapag bagong ligo ako. Hindi ko naman ito pinapansin. Ni kausapin ay hindi ko ginagawa. At nang isang araw habang gumagawa ako ng assignment, nang tumabi ito sa akin at tanungin ako kung may boyfriend na daw ba ako. Sagot ko naman sa kanya ay wala. Wala pa ako sa isip ko yon. Maya-maya ay naramdaman ko namang hinawakan niya ang hita ko na ikinagulat ko. Pero imbes na magalit ako dito ay umiwas na lang ako sa kanya at nagpaalam na papasok na ng kwarto ko. Pagtayo ko ay pinigilan naman ako nito sa kamay. Sabay halik pa niya sa labi ko. Nagpumiglas naman ako pero sadyang malakas si Philip. Mabuti na nga lang at dumating si Lito. Kahit bata pa to ay ipinagtanggol niya ako kay Philip. Nagbuno silang dalawa at nang sasaktan niya si Lito, naisipan ko ang kuhanin ang nakadisplay sa aming figurine. At iahampas ko sana sa kanya nang dumating na si Mama. Anong kaguluhan to? Galit na tanong sa akin nito. Magsasalita pa lang sana ako nang unahan ako ni Philip. Yang anak mo eh. Nahuli kong may ginagawang milagro silang dalawa ng lalaki na yan. Binawal ko lang tapos siya pa ang galit. Pagsisinungaling nito. Totoo ba yon, Amy? Tanong ni Mama sa akin. Bakit ma? Importante ba sa'yo yung sasabihin ko? Tanong ko dito. So, totoo nga na boyfriend mo yung lalaki na yan? Sabay tingin niya kay Lito. Nilapitan ko naman si Lito para alalayan to. Hindi ma, yung boyfriend mo. Pinagtangkaan akong gawa ng masama. Mabuti na nga lang at dumating si Lito. Ipinagtanggol niya ako. Pag-amin ko kay Mama. Pero imbes na paniwalaan niya ako ay nagawa pa niya akong saktan.
mas pinaniwalaan pa niya si Philip kesa sa akin. Sa sobrang sama naman ng loob ko ay umalis ako ng bahay namin. Hinatid ko si Lito sa bahay nila at doon na rin ako nagpalipas pa ng gabi. Humingi naman ako ng pasensya kay Tita Lori sa nangyari kay Lito. Hindi naman ito nagalit sa akin, bagkos ay niyakap pa ako nito. Makalipas ang isang linggo, kilalito pa rin ako nanuluyan. At isang gabi, habang nanonood kami ng TV ay nakarinig kami ng ingay mula sa bahay namin. Nang silipin ko naman ito, ay nag-aaway pala si Mama at Philip. Hindi naman ako nakatiis, kaya agad akong pumunta sa bahay para tingnan sana kung ano ang nangyayari kila Mama at Philip. Pagpasok ko ay nakita kong may hawak na patalim si Philip at akmang ituturok niya kay Mama. Sa takot ko, humarang ako kay Mama nang hindi na nag-isip pa. Kaya imbes na si Mama ang nasaktan, ako ang nasaktan ni Philip. Pagkatapos nun, nakaramdam naman ako ng pamamanhid ng katawan. Nakita ko naman si Mama na umiiyak. At si Philip ay nagtatatakbo dahil sa takot. Humingi naman ng tulong si Mama para maidala ko sa hospital. Mabuti na lang ay may kapitbahay kaming may sasakyan kaya agad akong naisugod nila Mama. Ilang sandali pa ang lumipas ay hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Nang magising na lang ako ay nasa hospital na ako at nakita kong nasa tabi ko si Mama. "Anak, mabuti at nagising ka na." Pag-aalala sa akin, sabi ni Mama. "Akala ko mawawala ka na sa akin." Dugtong pa nito. "Ma, kamusta po kayo?" Tanong ko naman dito. "Ayos lang ako, anak. Si Philip ayon pinaghahanap na ng mga pulis." Sagot naman nito. "Mabuti naman po." Wika ko naman dito. Sa hindi ko naman inaasahang pagkakataon ay kinausap ako ni Mama. Humingi ito ng kapatawaran sa akin. Sa lahat daw ng pagkukulang niya simula bata pa ako. Masyado lang daw kasi siyang nasaktan sa nangyari sa kanya noon at sa akin daw niya na ibuhos ang hinanakit niya sa ama ko. Pero sa nangyari daw sa akin, bigla daw siyang natauhan at natakot na akala niya ay mawawala na rin ako. Kaya simula daw ngayon ay ipinapangako niya na magbabago na siya sa akin. Niyakap ko lang naman si Mama habang tumutulo ang mga luha naming dalawa. Luha na puno ng kaligayahan. Iyon kasi ang araw na first time kaming nagkasundo at nagyakap. Nakakatawa lang dahil kailangan pang mangyari sa akin yon. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil iyon naman ang naging daan para magkasundo kami ni Mama at magkapatawaran. Ngayon, maayos na kaming namumuhay ni Mama. Tulad ng sinabi niya, bumawi nga siya sa akin. Walang araw na hindi kami nagkwekwentuhan na tila ba ngayon lang kami nagkita ng mahabang panahon. Naging kasintahan ko naman si Lito. Umamin kasi ito sa akin nang minsang may magkagusto sa akin. Tanggap naman nila Tita at Mama ang aming relasyon. Basta wag lang daw kaming magmamadali. Ginawa naming inspirasyon ni Lito ang isa't isa, kasama ang mga magulang namin. Kaya mas naging matatag ang aming samahan kasabay ng pagiging malapit namin ni Mama sa isa't isa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po ay nakapulot kayo ng aral at naging inspirasyon sa inyo ang istorya ko. Lubos na gumagalang, Aimee.
Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po muna sa mga nag-comment sa mga nakaraang videos. Sana po ay may napulot kayong aral sa story ng ating sender. Naway na-inspire kayo sa story na napakinggan nyo. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.